sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Bawit ang daigdigan lahat ng larong. Bawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simula natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong hangking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Dugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin.
ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa pagitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob na pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya na nga na sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na mga kain, ay siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong lindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala.
ang taong tunay na matuwid, ang mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag si Kristo ay sinundan, liwanag niya ay makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, isang martir at diakono ng simbahan. At sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lorenzo, tayo ay inaanyayahan na magnilay kung papaanong si San Lorenzo ay nagsumikap na makasunod kay Kristo sa buhay ng kabanalan. Si San Lorenzo ay kilala sa kanyang katapangan at malasakit sa mga mahihirap, pati na rin sa kanyang matibay na pananampalataya kahit sa harap ng kamatayan. Kaya nga ang pagdiriwang ngayon ay isang kapistahan sa halip na isang memorial. Ito ay bunga ng natatanging papel ni San Lorenzo sa kasaysayan ng simbahan, at ang malalim na impluwensya ng kanyang buhay at kamatayan sa ating pananampalatayang Kristiyano. At sa patuloy natin na pagninilay sa buhay ni San Lorenzo,
ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan at hinahamon na tayo ay maging mga tunay na tagasunod ni Kristo na handang maglingkod, handang magsakripiso, at handang mag-alay ng buhay kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng ating maliit na mga sakripiso at sa pamamagitan ng ating pagdilingkod, naway maging bahagi tayo ng misyon ng simbahan na magdala ng liwanag at pag-asa sa mundo. Suriin at tanungin mo nga ang iyong sarili, handa ka nga ba talagang maglingkod? Handa ka bang mag-alay ng sarili? Handa ka bang magsakripiso? Iyan ang ipinakitang halimbawa ni San Lorenzo. Si San Lorenzo ay isa sa mga pinakakilalang martir ng simbahan at bilang isang diakono sa Roma noong ikatlong siglo, ipinakita niya ang matibay na pananampalataya sa harap ng malupit na kamatayan sa ilalim ng pamamahala ng Roman Emperor that time na si Valerian. Ang kanyang pag-aalay ng buhay ay isang makapangyarihang patotoo ng kanyang pananalig kay Jesus. At ang kanyang pagiging martir ay nag-iwan ng malalim na bakas sa komunidad ng mga Kristiyano that time. Matibay na pananampalataya. Iyan din ang hamon sa iyo at sa akin bilang mga tagasunod ni Kristo. Magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa mga pagkakataon na sinusubok ang ating pananampalataya, maging matibay nawa tayo at huwag bastang bumitiw. Tatagan natin ang ating pananalig kay Jesus. Palalimin natin ang ating pagmamahal kay Jesus. Nawa tayo ay laging nakahanda na ibigay ang lahat para kay Jesus. Matibay na pananampalataya. Ikalawa, makikita natin si San Lorenzo bilang isang diakono. Si San Lorenzo ay tinawag upang maglingkod hindi lamang sa altar, kundi lalo't higit sa mga nangangailangan. Ang kanyang paglilingkod ay hindi lamang nakatuon sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa espiritual na kabutihan ng mga tao. Mga kapatid, ipinapaalaala sa atin ni San Lorenzo na ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay makikita sa ating pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga pinakamahihirap at yung mga nasa laylayan ng lipunan. Tandaan natin, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya dapat tayo din makita ang pagmamahal natin kay Jesus sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Magkadugtong ang dalawang ito at ipinakita ni San Lorenzo sa atin ang halimbawa ng pagdilingkod sa Diyos na sumasalamin sa paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang walang pag-iimbot na paglilingkod at pagmamalasakit sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Iyan din ang paalala sa iyo at paalaala sa akin. Mahalin natin ang ating kapwa. Paglingkuran natin ang ating kapwa, lalo na yung mga aba at mahihirap, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Poong Jesus Nazareno tapos wala naman tayong pakialam sa mga nagugutom. Wala namang pakialam sa mga nauuhaw at nagdadalamhati. Ang pagmamahal natin sa Poong Jesus Nazareno ay makita nawa sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya matularan natin si San Lorenzo na ipinakita ang pagmamahal sa Diyos sa paglilingkod sa kapwa.
At kung titingnan natin ang ating ebanghelyo ngayon, ang buhay ni San Lorenzo ay nagiging pagsasakatuparan ng sinabi ni Jesus, malibang mahulog ang butil ng trigo sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y magbubunga ng marami. Ang banal na pinaparangalan natin ngayon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay naging butil ng trigo na nagbunga ng maraming biyaya sa simbahan. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula ng masaganang buhay para sa marami. Hingin natin ang panalangin ni San Lorenzo na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng matibay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at kapwa, upang ang ating buhay ay maging handog para sa Diyos at sa kanyang bahay. Nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagan ang pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kariang walang hanggan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tahimik nating banggitin ang ating mga panalangin. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ng buhay na inialay nang tayo'y magdiwang
bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo, ni Amang San Benito at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanhanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
Usapin na ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at pag-asa. Panginoon Diyos, ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sabi na ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos, ating lahat. Inumin inihain dugo ni Kristong butihin, inati-hating pagkain, katawang alay sa piin ni Jesus para sa atin. Sabihin na ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at pahanggulan. Panginoon Diyos, ating announcement, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestro Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng pagdilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Ibigayo pa namin, aray mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinamatayan ay sa bisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aral pag-aaming Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral Nuestro Padre Jesús Nazareno.